Hi, good morning. Nakangiting wika ni Corinne ang bumungad sa pinto. Nakasandal si Erwin sa pinto ng kotse nito at bahagyang natigilan nang makita siya. Humagod ang tingin nito sa kabuuan ng dalaga. Good morning. You look great. Thanks. Tila gustong kuligin ni Corinne. Siya man ay lihim ding humanga sa gwapong-gwapong anyo ng binata. Hop in. Baka ma-traffic tayo. Pagkawika na yun ay binuksan na nito ang pinto ng kotse at kinimbatan siyang sumakay na. Disappointed na lumulan sa sasakyan ng dalaga, pakiramdam niya ay kulang ang papuri ni Erwin sa kanyang ayos. Ang totoo, inabot siya ng isang oras sa pagpili at paghuhubad suot sa mga damit niyang nakahanger sa closet. Gayunpaman tila pinalis ng hangin ang panlulumo ng dalaga, nang muling malanghap ang mabangong amoy ni Erwin. Kapag ganito araw-araw ang mangyayari, wala na siyang pananabikan kundi ang makasakay sa kotse ng binata. Nang imaniobra ni Erwin paalis ang sasakyan nito, isinandal ni Corinne ang likod sa sandalan ng upuan at marahang ipinikit ang mga mata. Sasamantalahin niyang langhapin ang mabangong amoy ng binata sa kahabaan ng biyahe nila. Nag-almusal ka na ba? Ha? Napamulat ang mga mata niya. Bago umakit sa opisina ay mag-almusal tayo sa ibaba. Tingin ko sa'yo ay hindi ka pa kumakain. Wika ng binata na nakatingin sa kanya. Bakit mo alam na hindi pa ako kumakain ng almusal? Namumutla ka, kung hindi mo alam. Sukat sa sinabi nito ay bahagyang napahiya ang dalaga. Paano ba niya sasabihin ditong kaya siya namumutla ay dahil kinakabahan siya ngayong narito lang ito sa tabi niya? Minsan pa ay gustong mag-ilusyon ni Corinne. Naroon sila ni Erwin sa restaurant na pag-aari nito at sabay silang nananghalian. Ang ilang empleyado ng binata na karaniwan ay babae ay napapatingin sa kanila. At hindi man magsalita ang mga ito, alam ni Corinne na nananghali ang mga ito sa kanya. Kung titingnan kasi mula sa malayo ay tila asikasong-asikaso siya ng binata. Here, tikman mong specialty natin for today. Wika ni Erwin, habang nilalagyan ng sinanghag na maraming itlog at giniling ang pinggan ni Corinne. Nakahain din sa harap nilang iba't ibang putahe na niluto para sa araw na yon. Huwag na, ang dami na nito. Saway ng dalaga. Gusto na niyang mailang dahil sa ginagawa nito. No, kailangang malasahan mong mabuti yan para malaman natin kung okay na ang lasa. Kala ko pa naman ay gusto lang akong mabusog. Yun pala'y sasampulan lang ako. Bulong niya sa sarili na biglang nakadama ng inis. Gayunpaman pininit ng dalaga na ubusin ang pagkain sa pinggan niya. Masarap ba? Magugustuhan ba ng mga customers? Pilit na pilit ang ngiting tumango siya. Good. Alam kong okay ang panlasa mo kaya ikaw ang pinatikim ko ng mga yan. Ngit-ngit na ngit-ngit si Corinne. Bigla ay natakot siyang tumaba dahil sa dami ng pagkaing ipinatikim sa kanya ng binata. Let's go. Umakit na tayo sa itaas. Maya-maya ay yaya ni Erwin sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag. Akala niya may ipatitikim pa sa kanyang binatang amo. Ang araw-araw na pagsundo ni Erwin kay Corinne at sa pagsasabay nila sa pagpasok ay inakala ng dalaga na may mabubuong magandang pagtitinginan sa pagitan nila ng binata. Maganda ang takbo ng restaurant. Palagay ko'y maglalakas loob akong magtayo ng isa pang sangay sa may ermita. How about that, Miss Alcala? Pahayag ni Erwin kay Corinne. Ngunit sa loob ng 6 na buwan mula nang magsimula ang negosyo ng binata, damang-daman ng dalaga na employer-employee lang ang relasyon nila. Miss Alcala, untag ni Erwin ang hindi sumagot si Corinne. Ha? Napaangat ang ulo ng dalaga at nailinga sa mga kaharap ang paningin. Parang noon lang niya na-realize na nasa kalagitnaan pala sila ng meeting. Tuwing araw ng Sabado ay may general meeting na ginaganap sa opisina nito. At dahil isa si Corinne sa pioneer doon, mas madalas na sa kanya humihingi ng opinion at suhestyo ng binata. Naiiling na inulit ni Erwin ang tanong. I think that's better, sir. Sang-ayon niya. Kahit paano naman ay kilala ng Erwin's restaurant, hindi na tayo mahihirapang mag-establish ng sangay sa ibang lugar. Ang konsolasyon na lamang ni Corinne, hindi lang accountant ang naging papel niya sa negosyo ng binata. Tinupad nito ang pangako na ituturi siyang parang industrial partner dahil sa kanya nanggagaling ang ibang gimmick ng naturang restaurant. Kasabay naman na yun ay ang mahusay na pasahod na bagay lang sa dedikasyong ibinibigay niya sa kanyang trabaho. At ang isa pang ikinatutuwa ng dalaga, siyang kinikilalang pangalawang amo ng mga bagong tauhan ni Erwin. At kapag nakakuha na ako ng lugar doon, ikaw sigurong mamamahala. Ha? Nasubukan ko ng trabaho mo. Hindi lang pagiging accountant ang kaya mong gawin. Pwede ka rin mag-manage. Katunayan na ikaw ang nagiging overall in charge dito sa restaurant kapag nag-out of town ako.
Tila gustong malula ni ko rin sa napakaganda at nakakahamong alok ni Erwin. Tama si Sir Santibanez, ma'am. Mahusay kayong mag-manage. Baka nga kung HRM ang kursong tinapos nyo, makaya nyong makapagpatayo ng sariling restaurant. Sang-ayon ni Mitch na supervisor ng mga waiters at waitresses sa ibaba. Well, kung yun ba ang inaakala ni Mr. Santibanez, why not? Nakangiting wika ng dalaga. Yun ang isa ko pong gusto sa'yo, Miss Alcala. Hindi ka umaatras sa hamon. Nasisiyahang wika ni Erwin. Oo nga't nagkaroon ng self-confidence at magandang career si Corinne. Sa mga gabi ng kanyang pag-iisa ay lagi siyang balisa. Sa loob kasi ng 6 na buwan na pagtatrabaho sa restaurant ni Erwin, natuklasan ng dalaga na ang paghangang iniuukol niya sa binatang amo ay nauwi na sa totoong pag-ibig. Ito ba ang karma ko dahil sa pagiging suplada ko sa kanya noong araw? Pero salbahe kasi siya noon. Pangangatwiran niya sa isip. Nagulantang pa sa pag-iisip ang dalaga na mag-ring ang telepono sa sala. Kahit tinatamad ay lumabas siya sa kanyang silid. Hello? Corinne? Yes, sino to? Maang natanong ng dalaga, bagamat nabosesan na niyang nasa kabilang linya. It's me, Erwin. Bigla ang salakay ng kaba sa dibdib niya nang makumpirma kung sino ang nasa kabilang linya. Bakit? Wala lang, I need someone to talk to at ikaw ang naisipan kong tawagan. Anyway, day off mo naman bukas at pwede siguro kitang puyatin. Muli ay gusto na naman niyang mag-ilusyon. Hindi rin ba makatulog si Erwin dahil sa kakaisip sa kanya? Of course, ano naman ang pag-uusapan natin? Well, about business. Nalaglag ang balikat ni Corinne. Hanggang sa bahay ba'y bubulabugin siya ng binata para lamang pag-usapan ng negosyo? Ano naman ang pag-uusapan natin tungkol sa business? Gusto ko lang ihingi ng opinion sa'yo yung tungkol sa sinabi ko sa meeting kanina. Tama bang desisyon ko na magtayo ng bagong sangay? Isinandal ni Corinne ang likod sa sandala ng sopa. Humanda sa matagalang pakikipag-usap kay Erwin. Matitiis ba niyang hindi sagutin ang mga tanong ng binata? Para sa akin, tama lang ang pasya mo. Anyway, kagaya rin ng nasabi ko kanina, kilala na ang Erwin's restaurant kaya hindi ka na mahihirapang magdagdag ng sangay. At ang buong magdamag na yun ay naubos lang sa pakikipag-usap niya kay Erwin tungkol sa negosyo nito. Gayunpaman, nang magpaalam na sila sa isa't isa para matulog ay may ngiti sa mga labi ang dalaga. At least kahit walang ibang bagay na binabanggit si Erwin, nakasiya na rin sa kanyang kalooban na narinig ang tinig nito sa gabing yun. For the first time sa loob ng 6 na buwan, hindi sinundo ni Erwin si Corinne ng umagang yun. Ano hong sabi ng mama niya? Tanong ni Corinne kay Aling Ingrid. Nagbilin daw na hindi ka na madadaanan dahil nagmamadali. May susunduin yata sa airport ng 6:00 PM, kaya maagang umalis. Tugon ng matanda. Ganun ho ba? Hindi matatawarang kalungkutan na nadama niya. Ang bahaging magkasabay sila ni Erwin sa kotse ang nagsisilbing inspirasyon ng dalaga sa maghapon. Kaya bilisan mo at baka tanghaliin ka sa pagpasok. Pagtataboy ni Aling Ingrid sa kanya. Oho, mabibigat ang mga hakbang na lumabas ng bahay nilang dalaga. Maghapong hinihintay ni Corinne na sumulpot sa opisina si Erwin. Ngunit hanggang mag-uwian na sa hapon ay wala pa rin ito. Saan kaya siya nagpunta? Sino kaya ang sinundo niya sa airport? Tanong ng dalaga sa sarili habang nakatitig sa mga resibong kinekwenta. Corinne! Masiglang tawag mula sa bumukas na pinto. Erwin! Agad siyang napatayo at lumawang ang ngiti sa mga labi. Ngunit naglirin yun nang wala nang mahagip ng tingin niya ang isang babaeng kasabay nitong pumasok sa loob ng kanyang opisina. I want you to meet Catherine, ang business partner ko sa Amerika. Pagpapakilala ng binata sa babaeng kasabay nito. Catherine, meet Corinne, kababata ko, at katulong sa pamamahala rito sa restaurant. Hi, nakangiting bati ng babae. Hi, pinilit ni Corinne na pasiglahin ang tinig kahit nilulukuban ng matinding paninibugho ang kanyang puso. At sino ang hindi maninibugho? Ngayong makaharap niya si Catherine na ka-business partner ni Erwin sa Amerika, every inch a lady, yun si Catherine. Ang kinitong kakaibang ganda na walang lalaking hindi mahahalina. Sopistikada rin itong manamit at kumilos. Bakas na bakas pa sa mukha nitong malaking tiwala sa sarili. At kahit nakangiti ang babae sa kanya, bakit pakiramdam ni Corinne ay sinusukat nitong kanyang pagkatao sa pamamagitan ng matiim na titig? Madalas kang ikwento sa akin ni Erwin sa phone. Talaga? Mahusay ka raw at malaking na itutulong mo sa kanya.
Para daw ako ikaw, kaya kahit saan siya naroon ay panatag ang kanyang kalooban. Ganun ba? Sumulyap siya kay Erwin. Kagaya ng dati, wala siyang mabakas na anumang emosyon sa mukha nito. Nagpa-reserve na ako sa ibaba. Magdi-dinner tayong tatlo. Sa halip ay casual na wika ng binata. Gustong tumutol ni Corinne. Makakaya ba niyang makasalo sa pagkain ng dalawa samantalang kumikirot ang kanyang puso? Gustong makita ni Catherine ang takbo ng business natin dito, Corinne. Wika ni Erwin habang kumakain sila. Ha? Ang sabi ko sa kanya, be my guest. Anyway, baka may maitutulong pa siyang mga suggestions para lalo nating mapaunlad ang restaurant. Paano yung balak mong pagtatayo ng bagong branch? May pakiramdam ang dalaga na mapupuwera na siya sa usapan. Well, siguro itutulungan ko rin si Erwin sa pag-iisip ng mga bagong gimmick. Sabad ni Catherine. Isa pa, nagbabalak siyang sumosyo sa akin. Gusto ko kasing subukan na gawing dalawang branch ng restaurant. Tuluyang sumama ang pakiramdam ng dalaga sa narinig. Sa lumipas na ilang sandali na nahimik si Corinne, sina Erwin at Catherine na lamang ang nag-uusap at nagpapalitan ng mga suhestyon. At kung hindi siya nagkakamali, mga palihim na sulyap ang iniuukol sa kanya ng babae. Kung ano ang dahilan nito, hindi niya alam. Nang matapos silang kumain, nagulat pa siya nang sabihin ni Erwin na iyahatid na lang siya sa bus terminal dahil hindi pa ito uuwi. Tumawag na ako kay mama na hindi makakauwi ngayon. Kailangang samahan ko si Catherine sa iba pa naming kaibigan dito para malamang narito na siya. Wika ng binata sa kanya bago siya pinaakyat sa bus. Tumangulang si Corinne bagamat umaantak ang kanyang kalooban. May pupuntahang kaibigan o magkasama kayong matutulog? Ngit-ngit na bulong niya sa isip. Gayun pa man ang dumungaw siya sa bintana ng bus, ay bahagya siyang kumaway kay Catherine na sa kanya pala nakatingin. God, I really love him. Ano ang gagawin ko? Tanong ng isip ni Corinne habang nakahiga ng gabing yon. Ano kayang ginagawa nila sa mga sandaling ito? Sa pagdating ni Catherine, lalong natiyak ng dalagang damdamin niya kay Erwin. No, itinakip ng dalagang unan sa mukha niya sa pag-asang mabuburang kung ano-anong larawang nabubuo sa isip niya tungkol sa dalawa. Ngunit nang hindi magtagumpay si Corinne na gawin yon, bumangon siya at lumabas sa kanyang silid. Nagtungo ang dalaga sa sala at nahiga sa sofa. Ano kayang gagawin ni Erwin kung bigla-bigla ay magbabago ako ng pakikitungo sa kanya? Magugulat kaya siya kapag ginaya ko si Catherine na moderna at mukhang palaban? Kung ano-anong balak ang pumapasok sa isip niya. Sa pagdaraan ng mga sandali, hindi na niya namamalayan na nakatulog siya. Nagulat pang dalaga na mag-ring ang telepono. Hello? Pupungas-pungas na sinagot niya yon. Corinne. Erwin, hindi makapaniwalang paniniguro ng dalaga. Napasulyap din siya sa orasang pangdingding at nalaman niyang alas 4 na ng umaga. Where are you? Bakit napatawag ka? Isa-isa lang ang tanong, okay? Tumawa si Erwin, halatang lasing. Nakainom ka ba? Well, makulit kasi si Catherine. Anyway, kaya ako tumawag. Gusto ko lang tiyakin na nakauwi ka ng maayos. Natouch naman ang dalaga sa sinabi nito. I'm safe. Ikaw, narito ka na ba sa San Ignacio? Nope, narito ako sa pad na tinutuluyan ni Catherine. Tila tinadyakan sa dibdib si Corinne. Hindi na niya ako pinayagang magbiyahe. Anyway, dalawa naman ang silid dito, kaya ipinagamit niya sa akin ang isa. Maniniwala ba siya na magkahiwalay ng silid sina Erwin at Catherine? Bakit mo sinasabi sa akin yan? Hindi napipigilang tanong ni Corinne. Hindi agad sumagot si Erwin. Baka tanghaliin ako ng pasok bukas. Pwede bang agahan mo ang pasok? Sa halip na wika nito. Sige, saka siya napabuntong hininga. Dapat ay noon pa niya ginawa, ngunit ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob si Corinne. Jesus Maria Joseph! Napaantanda si Aling Ingrid nang lumabas ang dalaga sa silid niya. Bakit ho? Maang-maangan niyang tanong. Itinatanong mo pa, bakit ganyan ang suot mo? Bakit ganyan ang ayos ng buhok mo? Ngumiti si Corinne at sinipat ang sarili sa life-size mirror na nasa sala. Bestidang pula nakapit sa katawan ng suot niya, kaya na-emphasize ang magandang hubog ng kanyang katawan. Gayun pa man kahit may balak siyang patungan yun ng puting blazer, nice pa rin yung tingnan dahil maikli ang tabas niyon at kita ang mapuputi at bilugan niyang mga hita.
Ang kanyang mahaba't itim na buhok ay hinayaan niyang nakasabog at nililipad-lipad ng hangin. Ang mga labi ng dalaga na may natural na pula ay lalong naging kissable sa paningin dahil sa magandang shade ng lipstick na kanyang ginamit. Anong masama sa ayos ko? Sa ang anggulo man niya si Patin, hindi naman siya nagmukhang cheap. Anong masama? Hindi mo nakikita sa salamin na nagmukha kang hostess? Inay, ano ba naman kayo? Ganito ho ang ayos ng mga nag-oopisina sa Maynila. Ang totoo ho, ako nga lang ang mukhang pinadangga sa kanila. Hindi totoo yan. Maganda ka pa rin tingnan kahit simple lang ang ayos mo noon. Batid ng dalaga na totoo ang sinabi ng ina. Kahit naman simple lang ang ayos ng damit at buhok niya araw-araw, nakakatawag pansin pa rin siya sa paningin ng iba. Gusto lang niyang bigyang katwiran sa ina ang ginawang pagbabago sa sarili. Inay, ganito ho ang kalakaran sa Maynila. Isa pa ho, ganitong gusto ni Erwin na ayos ko. Ah, ha? Ganoon ba? Oho, kailangan daw hong presentable ako sa pagharap sa mga customer. Itinuloy pa ni Corin ang pagsisinungaling sa ina. Akala ko ba'y accountant ka lang doon? Hindi ho ganoon ang naging trabaho ko sa restaurant. Kadalasan kasing wala si Erwin kaya bali ako na ang ginawa niyang tagapamahala roon. Bahagyang naglubag ang loob ni Aling Ingrid at agad na pinaniwalaan ang sinabi ng anak. Osha, lumakad ka na't baka mahuli ka. Hindi ka yata susunduin ni Erwin ngayon, hindi ba? Natigilan si Corin. Parang noon lang niya naalala na hindi nga pala umuwi kagabi sa San Ignacio si Erwin. Sige ho, aalis na ako. Matamlay na humakbang patungo sa pinto ang dalaga. Good morning. Erwin? Nagulat pa siya nang mabuglawan ang binata na nakatayo sa tabi ng nakaparada nitong kotse. Akala ko ba'y hindi ka nakauwi sa inyo at... Bakit ganyan ang ayos mo? Putol nito sa iba pa niyang sasabihin. Naisipan ko kasing subukan kung babagay sa akin ng ganitong ayos. Matiim ang titig na humagod ang tingin ng binata sa kanyang kabuuan. Kinabahan si Corin. Bakit parang hindi nagustuhan ni Erwin ang bagong ayos niya ngayon? Hop in. Wika nito kapag kuwan. Humakbang ang binata patungo sa driver's seat at walang kibong ini-start ang kotse. Bagamat naiilang sa kalamigang ipinakita ni Erwin, napilitan ang dalaga na sumakay sa kotse nito. Mabuti pala't naisipan kong umuwi kaninang madaling araw para magbihis sa amin. Kung nagkataon pala'y sasakay ka sa bus na ganyan ang ayos. Tila galit na wika ng binata habang binabagtas nilang makipot na kalsada palabas ng baryo. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ng dalaga. Hindi niya ito magawang lingunin sa pangambang makita niyang nagdidilimang mukha nito. Yang ayos mo. Hindi mo ba alam na takaw basto sa pampasaherong bus ang suot mong yan? May angil ang tinig ni Erwin. Bakit? Ano ba talagang masama sa ayos ko? Biglang nakadama ng pagre-rebelde ang dalaga. Bakit si Catherine hindi nito pinupuna kahapon? Kung masyado mang ultra-moderna ang suot at ayos nito. Hindi mo alam kung anong masama sa ayos mo? Sa gilid ng mga mata ni Corin, natiyak niyang nakatingin ito sa gawi niya. Hindi. Napilitan siyang lingunin ito. Biglang nagbawi ng tingin ang binata. Huling-huli ito ni Corin na sa cleavage niya nakasulyap. Hindi bagay sa'yo. Pagkuhay walang gatol na wika nito, daig pa ni Corin ang sinampal. Ito bang mapapala niya sa pagnanais na mapansin ng lalaking ito? Inis na humalukip-kip ang dalaga at padabog na isinandalang likod sa sandala ng upuan. Tumanaw siya sa labas ng bintana at ipinahalata sa katabi na galit siya. Kung nakahalata o talagang wala lang itong pakialam sa kanya, hindi alam ni Corin na nahimik na rin si Erwin sa kahabaan ng biyahe nila.